So ayan, welcome back. So may naisip lang ako na ibibigay akong tips about sa pagka-timing belt ng high ace. So tara. So kung gusto niyo pong makita, stay tuned lang po kayo. So magpapalit po tayo ng timing belt ng high ace ngayon. So high ace, Hilux, Fortuner, kahit ano pong model yan, basta ang makina is 2KD, 1KD. Isa lang po ang process ng pag-timing belt niyan. So tara guys, so tingnan niyo po itong 3.0 po ito, high ace. So timing belt, ayan. So medyo masikip, so I hope na maipakita ko sa inyo yung diskarte. So ayun guys, stay tuned. So tara, let's go. So ayun guys, may nakalimutan ako ng isali. So bago kayo mag-start ng timing belt, may dalawang option ako ibibigay sa inyo na tips. So yung ang una nating option, yung magtatanggal ka ng battery. So bakit natin kailangan magtanggal ng battery? So magtatanggal po ng battery para in case na accidental na may switch on, hindi po mag-start o magkakarank yung engine. So hindi po mawawala sa timing once na nakalag na yung timing belt. So yung isang option po, katulad po nitong ginagawa ko is push start po siya and ayaw po nilang patanggal yung battery. So meron po tayong option dyan. So ito pong remote na to, lalayo po natin. So para hindi po ma-detect nung receiver, para kahit na i-push yung push button is hindi po pa rin po magkakarank yung ating engine. So for safety precaution, yun po ang tawag doon. So yun guys, yun po ang dalawang tips dyan. So sa mga kakakrasa dyan, ingat-ingat din pag may time guys. So ayun, let's start na guys. So ayun guys, mag-i-start na tayo. So ito yung mga replacement parts. So ito yung tensioner, idler bearing. So ito po yan lahat, yung mga kaha nya. So ito po yung belt natin. So ayan, replacement part po ito. Siyempre andito tayo sa Japan, kaya mga original parts yung mga gamit natin. So ito po yung ating papalitan. Kailangan tanggalin po muna natin to. So ito lang po ang ilalayo natin, then para ma-access natin yung cover, matanggal natin. And so stay tuned po kayo, papakita ko po sa inyo. Ako, tatanggalin po muna natin itong cover. So yun, una is tatanggalin ko muna itong mga harang. So yun guys, yan 3.0 po ito, turbo. So yun guys, walang na itong pagmimekaniko. Kahit gano'ng kasikip, kailangan buka ng paraan. So medyo mahirap lang kung hindi ka po sanay. So yun lang, pero kung sanay ka lang gumawa ng timing belt, easy lang po ito. Ang mga makina ng Toyota is napakadaling gawin guys, promise. Guys, so ito, medyo ingatan po natin portion na to kasi ito, medyo nababali po itong injector na to. So kailangan iwasan po natin matapakan to, kasi napakahirap po magpalit nito. Kailangan po natin gamitan ng scanner magpapalit po ng injector. Kaya guys, dapat ingat-ingat kayo sa masisilang mga katulad nitong injector na to. Pwede kayong makasira ng kahit anong sensor dyan, huwag lang sa part na to. Kasi napakahirap, o kaya sa common rail, napakahirap magpalit. Na-miss ko to guys. Sa Toyota ko lang itong ginagawa eh. So ngayon, bumawa po ulit tayo. So ayan, nagka-timing belt po ako sa Pinas, kaya lang, mga Innova, and di ba po ako nakapag timing belt ng high ace maliban po sa Toyota company. So doon lang sa talyer ko yun. So mga Innova lang kasi yung nagpapa-timing belt sa akin doon, so mas madali. Kaya ito kasing high ace guys, medyo masikip, so ayaw nyo guys, kaya gagamitan ko siya ng dahas. So yung mga yan ko ayaw magandang dahas. Hirap lang kasi guys, binaklas natin ng binaklas, pagbabalik siya nang madami. Pero tulad yan, kailangan ko siya manggal guys, kasi tumatama yung plastic. So, guys,
Mayroon dito yung pagbabalik. Kainin ko! Oh! Ja! So good! Mantanda yun! So ayan guys, natanggalan natin yung cover. So ayan, papigan na po natin. So kailangan lang po natin i-timing. So wala po, kailangan po natin i-timing dyan. So asa ilalim po yung ito. Iiputin po natin siya papunta dito. So yung sa baba naman, ayun. So medyo malayo. So ayun guys, kailangan natin i-timing. So ita-timing ko muna guys. So ayun guys, na-timing na po natin. So ayun, nakikita nyo po yung puti na yun. So ayan po yung timing mark. Then yun po dun sa ating para dun sa ating yan yun, yung timing mark po na yun. Dalawa po yan, tsaka yung puti po yung sa injection pump mo sa common rail. Yan po yung sa common rail injection pump. Natanggal na po natin lahat yung ating tapitan na parts. So ito po yon, yung timing belt and yung tensioner, then yung auto tensioner. So natanggal na po natin yan. So ayan, so ito po yung bago ngayon. Ito po ipapalit natin ngayon. Tsaka ito, puro ng original parts naman po yung mga ipapalit natin guys. So so ang tips ko lang sa paglalagay ng timing belt guys, so may guide din po ito. So kapag ilalagay nyo po ang timing belt, hindi po pa ganyan. So kailangan yung itong tatak na ito, yung mababasa po doon sa gabi na yun. So yan, kailangan nakaharap ko sa engine, then yung mababasa mo yung pinaka brand. So yun po ang tamang pagkakabit ng timing belt. So balik po muna natin guys, kasi masyado siyang lumalaban. Dito muna lang yan. So yun guys, kung magkakabit kayo nitong either, so kaya wag nyong kakalimutan guys, yung spacer na to, napakahalaga nito guys. Ay, just okay. Panse. Yosha! Okay. So, last part is ito. Pwede nyo rin itong unahin, pero depende sa discarte nyo guys. Oo kasi, ito ako siyang discarte ito. Sana mas mapapala natin. Kung saan kayo madadalan guys. So yun guys, bago kayo mag-video na tension, kailangan tipitan nyo muna yung mga bolt guys, para secure. So ayun guys, nakikabit na natin yung ating timing belt. So ayan, so ihilahin na po natin yung tensioner na yun. And so makikita nyo naman po, ayun yung timing, puti na yun. Ayan ito. Ayan. So kailangan po hindi po kayo mawala sa timing na yan, kasi sigurado hindi po under. So ayan guys, huhugutin ko na. So hugutin natin pinang granada. Kailangan pag inuhugot to guys, hindi yung dahan-dahan, kasi naiipit siya. Kailangan
mas mabilis ka sa pikit ng mata. Halimbawa, ito, isang sample lang kayo. 1, 2, 3, o, ganun. Ganun po kabilis. Wala, hindi nyo ihintuan kasi may naiipit po kasi ito, guys. So, ayan, guys. Punta na natin timing belt. So, ganyan po dapat. Mababasa nyo yung tapak. So, yun. Bagong tensioner and idler. So, yun. So, bakit po hindi tayo nagpalit na dito po sa camshaft oil seal tsaka yung sa crankshaft oil seal? Kasi hindi pa naman po siya leak. So, hindi na po natin advice na palitan. So, ayun guys, tapos na ang ating timing belt. So, ayan. Nakikita nyo naman po. So, ganun lang po kadali mag-timing belt, guys. So, nilalaro lang po natin. So, medyo mamaya po natin papacheck para saktong uwian na. So, ayun guys, tapos na tayo mag-timing belt. So, liliwanagin ko lang yung binigay kong tips na bakit kailangan natin magtanggal ng baterya habang tayo yung nagta-timing belt. So, na-experience ko na guys yung hindi ako nagtanggal dati ng baterya. So, kaya ako na-share sa inyo. So, ang nangyari, so, nag-timing belt ako, natanggal ko na yung belt. Then, habang inihintay ko yung parts na ibigay sa akin, so, nainip ako. Then, naisip kong magpatugtog. So, nagpatugtog ako ng radyo. Then, nung dumating na yung parts, tapos, may nakalimutan akong kuhanin na sealant. So, kinuha ko yung sealant. Then, yung kasama ko, nakita ng naka-on. Aksidente niyang na-start. So, ayun. Tumalon yung timing. So, luckily, kabisado naman natin yung makina. So, naibalik natin sa dati. Pero, syempre, sa mga hindi po kabisado, is, ingat po tayo kasi napakahirap po na mawala sa timing. Kailangan yung ikutin ng ilang beses bago nyo hulihin yung exact timing. So, ganun po yon. Then, tumutukot po kasi yung barbula. Sa mga mekaniko, alam nila yon, pero napakabusisi po. Pagka po nawala po sa timing, then ibabalik mo yung timing ng huhulihin mo is napaka-challenge. So, ako po, naibalik ko naman, pero mahirap. So, para maiwasan po yon, so, mas the best po, magtanggal po tayo ng battery. So, yun guys, tips ko lang po sa inyo. So, nagmamanman sa akin ang aming master. So, ayun guys, naka-timing siya, inikot na namin siya. So, mula rito, ito po yung timing guys. Then, yung ginawa kong guide kanina guys, is yung puti na yon. So, pwede naman yon. And, meron pa po kasi dito, yung sa tagiliran guys. So, meron pa po dito guys, yung isa. E, dito po talaga yung sa, ano, ayun. Ayun guys, medyo mahirap kasi dito. So, ayan. Ayan guys, o. Ayan, so, ayan. Yung isang timing niya guys. Medyo malabo lang. Ayan guys. Ito maituro guys. Ayan. So, ito yung talagang timing niya guys. Yan. So, and then ayun guys. So, ayan. Kailangan nyo pagtapatin yan. Gano'n na yan. So, ayun guys. Yes.
3. Okay. Whoosh. So, ayun guys. Papandarin na natin ngayon yung ating ginawa. So, dito. Engine kakimons. Okay. So, ayun. Tatanggalin lang natin yung timing belt indicator. So ayan, Toyota Hiace 2.0 timing belt job done. So ayan guys, dito na ating vlog. So bye bye.